What's up mga tropa, no? Ayan, nandito na ako sa company. Yun, bali gawa na naman tayo ng bagong vlog. You know? Yun, basta gagawa tayo ng bagong vlog ngayon. Ngayon mga tropa, ang vlog natin ngayon is yung gusto ng Pinoy o yung gusto ng katangian ng Pinoy sa mga Japanese. Okay? Yun, ito yung topic natin ngayon mga tropa, no? So, nasa company na ako ngayon. Yan. Unang katangian na gusto namin mga Pinoy sa mga Japanese mga tropa. Yung ano, yung madisiplina sila. Hindi naman lahat, syempre may mga hindi naman ano, may mga bastos din syempre. Tapos may mga bastos din naman, pero karamihan sa kanila madisiplina talaga. Yun. Kasi sa school nila, yun parang tinuturo na sa kanila kung paano maging disiplina. Yun. Yung mga tropa, ang unang gusto namin sa kanila talaga. Pero siyempre may mga pasto sa kanila, hindi naman lahat perfectong madisiplina, no? Okay. Mag-ano muna, mag-in muna ako mga tropa. Pagod. Ito pa napansin ko mga tropa sa mga Japanese dito sa company namin, no? Lagi silang buwabate, no? Kahit matatanda. Usually, matatanda talaga yung gusto kong binabati kasi mabait talaga nila. Yung mga tipong lola na talaga, yun, mabait talaga sila. Laging buwabate. Tapos tatanong ka kung okay ka lang ba, ganyan, gengki ka ba, ganyan. Lagi, ano sila, matanong sila sa ganun. Tapos, syempre, dapat ibabalik mo sa kanila yung pag tinanong kanila, dapat tanongin mo din sila kung okay din sila at batiin mo din sila ng good morning, ganyan. Mabait nila pag ganun. Lagi silang buwabate. Yun, lalo pag unang pagkita pa lang sa trabaho, buwabati talaga sila. Yun. Kaya lang mga tropa, no? Pasok muna ako. Ay, mamaya ulit. Ay, wait lang pala mga tropa. Wait lang, ito pa. Meron pa mga tropa. Dagdag ko lang. Dito sa Japan mga tropa, yung mga Japanese, bihira talaga sa kanila yung mga nagtatapon ng basura sa kung saan saan, no? Halos sa kanila talagang sesegregate nila yung basura nila bago itapon. Ayun ang kagandahan sa kanila. Hindi lahat gumagawa nun, pero halos sa kanila halos sa kanila ay ginagawa talaga yung sesegregate yung basura, tapos iniiwalay talaga nila yan. Bihira yung gagawa ng pasaway talaga, pero halos lahat sila gumagawa ng ganun. Sesegregate nila yung mga basura nila. Yun ang gusto ko talaga sa kanila mga tropa, no? Sa Japan, okay? Trabaho muna ako ulit, bye-bye. Okay mga tropa, no? Kain muna tayo. So, lunch. Lunch ko lang ngayon. Pero panggabi ako. Medyo hindi pagod ngayon. Medyo hindi ako pagod ngayon kasi nasa siumay ako, yung gawa ng siumay. So hindi ganun pagod dun. Yun. Kaya muna tayo mga tropa, no? Okay. Many hours later. Yun, kung ba what's up mga tropa, no? Pasensya na, hindi ako nakapag-vlog kahapon. Pagod. Yun. Papasok na naman tayo sa trabaho ngayon, no? Day 2 na ng, ano, vlogging. Iwahiwala yung vlogging natin mga tropa, no? Wait lang. Yun. Ito pa mga tropa, no? Ito ilaw. Ito ilaw natin. Yun. Ito mga tropa, no? Ang napansin ko pa sa mga Japanese, halos ng Japanese, hindi naman lahat, no? Kapag tatawid ako ng daan, yung pag nakita nila ako, nakatawang picture ako dito, eh. Saka lang. Yung mga tropa, no? Isa sa mga napansin ko sa mga Japanese, o sa halos ng Japanese, hindi lahat, no? Kapag lilipat ako ng daan, yung hihinto talaga sila. Hindi lahat mga katropa ganun nga. Pero madalas ko ma-experience to sa paglilipat ako ng daan, hihinto talaga sila, tapos paunahin ka. Yun. Diba? Sa Pilipinas, na-experience mo yun siguro, madalang. Pero dito, madalas kong experience yun. Yun. Pagod. Pasilip ko muna yung schedule ko sa inyo. Ito mga tropa ko. Yan. Yung pula na yan. Day off ko yan. So meron akong 21 days na pasok ngayong buwan na to. 21 days lang ako. Pagod. Siyempre, salagat tayo. Yun. So, bukas,
rest day natin mga katropa. Ito pa mga katropa, no? Madalas sa mga Japanese, hindi lahat ng Japanese, no? Pero kadalasan sa kanila kapag kahit hindi nila kasalanan, kahit hindi nila kasalanan mga katropa, pagkausap mo sila, nagsusorry sila kahit hindi nila kasalanan. Sinasabi nila, gomene, gomene. Yun, diba? Karamihan sa kanila yung mga matanda, ganun. Yun. Siyempre yung ano, sahod. Mataas talaga ang pasahod dito sa Japan mga katropa compare sa ibang, sa atin, sa Pilipinas, siyempre. Yun, mataas talaga ang pasahod dito. Yun. Nasa iyo na lang kung makakaipon ka. Pero kung wala kang diskarte, hindi ka makakaipon, siyempre. Yun. Sige, pasok muna ako mga katropa. No? Lang. Oh. Ay. Ay. Pum. Pum. Ano ba? Eh mga tropa, no? Bale, kain na na. Ito. So walang katao-tao dito. Oh, di ba? Sabado kasi ngayon, kaya walang ganong tao. Di ba? Oh, ang ganda, no? Yun. Many hours later. Eh mga tropa, no? Pauwi na naman tayo. Natapos na naman yung 10 hours duty. Yun. So day off ko ngayon, Linggo. Okay, siyempre punta muna tayo sa ano. Punta muna tayo sa supermarket, mamili tayo. Okay. A few moments later. Pala mga tropa, no? Isa sa mga gusto ko pa sa mga Japanese, kapag sasakay ng train o tren dito sa Japan, talagang hintayin mo nang lumabas yung ano, yung mga nasa train, tapos saka sila papasok dun sa ano, sa train. Talagang hintayin talaga nilang makalabas bago sila papasok. Yun, tsaka nakapila sila mga tropa, no? Yun. Sa Pilipinas kasi usually tulakan talaga, 'di ba? Yun. Pag lumulubas ako, pag sa mga sa baklaran o kaya sa monumento, tulakan talaga, no? Kaya dito, parang wala pa. Wala pa akong experience na tulakan dito mga tropa, no? Yung pang-retrain ako, wala. Ito ba mga tropa ang gusto ko sa mga Japanese, no? Usually sa, ano, sa mga lalaki, no? Ito, yung mga gatong klaseng bag, yung ganyan. Ginagamit nila to mga tropa, no? Ito pala. Wait lang. Ay, hindi pala. Asa na ba? Ito mga ganitong klase. Mga ganitong klase, no? Ginagamit ng mga lalaking yan to. Mga Japanese. Nakaganon. Sa atin, di ba? Pag ganito, kinakaya ng mga lalaki yung mga ganito, di ba? Ako, minsan, talaga nahiya din ako. Pero sila hindi. Ginagamit talaga nila. Wala silang arte. Yan ang gusto ko sa nila, mga tropa, no? Yung walang arte ba, di nahiya. Gagamitin talaga nila yan. Yun. Yung mga tropa, no? Magbayad na tayo mga tropa para matapos na. Thank you.